Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Ito po ang ating second channel. And also, don't forget to like, subscribe, share, comment below. At isang palmo ito sa video ng mga kakampink na pinkish o glubot. Nako mga Kabibig, alam nyo ba may ginawa si Mama Lenlen sa Harvard niya? Nag-Harvard kasi si Mama Lenlen. Oy! Harvard lecture talaga si Mama Lenlen. At alam nyo ba kung ano ang kanyang ginawa? Nako, grabe! Nakakahiya siya. Oo. Well, disclaimer lang ha, ito yung aking interpretasyon, observasyon, at aking munting kuro-kuro sa mga naobserbahan ko at nabasa ko. Kaler kasi si Mama Lenlen, oy, may ginawang kabalastugan sa Harvard lecture. Akalain nyo mga Kabibig, o ito o. Sa kanyang lecture ba, sa kanyang mga slides, merong sinabi siya doon, oh, faulty VCMs more than just a hiccup in 2022 polls. Talaga, ha? Tapos, ipakita niya sa kanyang slides na naunguna si BBM, tapos sinabi pa sa slide, ha, VCMs back down, stall elections. Anong ibig sabihin niya? Nagkalat talaga si Mama Lynn. Hindi siya nahiya ba? Hindi siya nahiya mag-lecture-lecture. Tapos, ito ang kanyang pre-present. Kung ako talaga, no? Kung ako si Mama Lenlen, no? Mahiya ako sa sarili ko. Kasi bitter na bitter pa rin ako. Hindi ako makamove on ba? Natalo ako ni BBM. Nasampal sa katotohanan. Ito, oh. Sabi ng ating mga netizen, ha? She's implying that she was cheated. Ibang level ng nanay nyo. Doon siya nagpalaban sa Harvard lecture niya ba? Doon siya nagpalaban sa International Harvard University kung saan ay pwedeng maniwala ang mga tao doon. Pero ang malaking tanong, naniwala ba ang mga listener niya? Alam niyo naman kung paano siya magmonolog. Monolog ba? Alam niyo naman paano siya magsalita. Diba? May teleprompter dapat. Oo. Pero in fairness, ha, talagang nilalaban niya na parang I was cheated. Ganon, si Madam hindi natanggap. Gusto na mga kakamping, tigilan natin si Lenny. Dahil private citizen na daw. Pero yung ginagawa niya, ano to? Okay lang ba nasisiraan niya ang gobyerno natin? Dadalhin niya ang kanyang pagka-bitter sa ibang bansa? At sabihin na niloko siya? Oo, that she was cheated during the election. Hindi ba siya pwedeng mag-move on? Talaga bang i-incorporate niya sa kanyang lecture itong nangyari sa kanya di o manong na-cheat siya? My God, kapala ng mukha. Ah, nagkalat ka talaga doon. At alam mo ba kung ano ang negative niya epekto nito? Baka isipin ng mga listener niya na hindi pulido ang eleksyon sa Pilipinas. Oo, na pwedeng manipulahin ang eleksyon sa Pilipinas. Grabe naman si Madam. Nako, ito pa oh. Looks like she is launching an international campaign to solicit outside intervention from countries who have no right to interfere with our election process because she thinks the country she wants to be the president of needs fixing. And to fix it, she needs help from non-Filipinos. Oo nga eh, nagmamakaawa. Gusto niya talaga na makuha ang simpatiya, ang puso at isip ng mga international countries para siya talaga ang paniwalaan na she was cheated. Niloko ako ng taong bayan. Niloko ako ng 31 million voters. Pinagkaisahan ako. Char. Ganon. Ito pa oh. Ay nako, talagang Martis si Madam. Sana somebody ask for a more credible evidence if she claims to have been cheated. Sana ipinakita niya lahat ng service before election na talagang nilampaso siya ni Pangulong Bongbong Marcos. As always, siya ang bida. Pabida-bida talaga si Madam. Oo, totoo, no? Pabida-bida. Parang magmukha siyang kawawa, inaapte, talagang
Walang naniwala sa kanya. Naku. There was a couple of belief system that I've challenged a couple years ago. Kaya selective na akong noon pa man sa media entities na pinaprioritize ko. God bless PPRD at PBBM. Naku. Nakakainis talaga. What is wrong with this woman? Lying about her country to the whole world. At anong ba ako? Anong epikton to mga kabibig? Ano kaya ang mindset ng mga naniwala sa kanyang lecture, nag-lesson sa kanyang lecture? Pangit ang Pilipinas, pangit ang gobyerno ng Pilipinas, pangit ang presidente ng Pilipinas, manloloko ang presidente ng Pilipinas, kawatan ang presidente ng Pilipinas, huwag tayong mag-invest sa Pilipinas, anong mangyari sa ekonomiya ng Pilipinas dahil kay Madam. Diba? So unselflessness. I don't think she's going to ever change. She did that before UN. She's doing it now and she's doing it again and again. Nakakahiya talaga. Nako, ay hirap talaga. Hay nako, ito si Madam mo. Kaya pala siya nag-Harvard kasi she is making a comprehensive report on how she lost in the last election. Justification report sa expenses ng mga donors niya. I think she is baiting BBM para magsalita ng bad against her. Pero in fairness talaga ha, si Pangulong Bongbong Marcos after ng election, dinedma niya si Lenny. Kahit yung Angat Buhay NGO ni Lenny, dinedma na ni BBM. Kasi alam ni BBM, itong si Lenny, papit lang to eh. Walang nagawa sa buhay kundi maging sunod-sunuran lang. Ano naman ang ginawa niya sa kanyang vice presidency? Wala siyang magawang maganda para sa bansa. Ay, nako. Ang hirap talaga, no? Ang hirap. What a waste of time, sabi ng isang netizen. I know she won't stop na kay, alam mo na, kahit anong gawin niya, tumatambling-tambling siya, mag-lecture siya sa Harvard, wala na talagang maniwalang Pilipino sa kanya. Ang mga kakamping klang talaga ang maniwala. Kung totoong she was cheated during the election, she should have reported about how the VP results during her time quickly turned her favor like a thief in the night. Also, she should feature those wet ballot boxes. To be fair naman. Naku po. Bakit wala to sa balita at sa mga posts nila? Why are they ashamed of this woman doing mess like this in other countries? The audacity of Lenny Robredo. Naku. Nilalaban niya ang survey sa talagang tagilid siya. Before and during campaign, until after counting of votes, consistent number one si BBM. Si ma'am talaga, mahina sa math. Such a topic to discuss outside the Republic of the Philippines. Just wondering po if the listener cares of what happened. Hindi ko alam if talagang nakinig itong mga sudyante ba ito or mga listeners niya, kung meron ba silang nakuhang importanteng detalye na pwedeng meron silang matutunan. Kasi alam nyo naman kung paano magsalita si Madam, di ba? Alam nyo naman kailangan talaga ng teleprompter. Ang question, may teleprompter ba that time? My God. Lenny Robredo is just consistent with what she does best. Ay, consistent doon si Madam. Create misinformation about her country just to bring legitimacy to her cause. Nakakaawa siya. Yan ha mga kabibighayan ang mga komento ng ating netizen after na nakita ang video ni picture ni Madam ba na nag-lecture siya sa Harvard na kung saan talaga sa kanyang mga slides itong nangyari sa eleksyon about ng mga Marcoses. Ay, nakakaawa talaga si Madam. Nagkalat si Madam sa Harvard lecture niya. Comment down below mga kabibig ha, kung ikaw ay isa sa mga listener ni Madam, maniniwala ka ba sa kanyang slides at sa kanyang presentation? Write down your comments below and don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Bye everyone! See you next time!